Hi guys, this is Mai and welcome to My Goodness. Guys, sasamahan niyo ako. Gagawa tayo ngayon ng red velvet chocolate chip cookies. Masarap ito, madaling gawin, at the same time, makakapagbaon ng inyong mga chikiting sa school nila o ang mga asawa natin sa kanilang opisina. Pwedeng-pwede niyo rin itong gawin parang snacks sa inyong mga bahay. Ako, ginagawa ko itong dessert sa amin. Alright, so umpisa na natin. Magmimix lang tayo ng ating mga wet ingredients. Ang ating wet ingredients ay ang butter. So, a little bit soft lang ng butter. Kahit malamig, okay lang. Ayan. So, it's gonna be easier for you kung i-weigh nyo yung mga ingredients para sakto yung kalalabasan. Then yung ating brown sugar. So, it's a mixture of brown and white sugar. Okay, mix lang natin saglit. Mas madali itong gawin kung i-hand mix para hindi nyo na-overmix yung ating butter pag gumagamit kayo ng mixer. Pero pag maramihan na yan, pwede kayong gumamit ng hand mixer or stand mixer. Then, ihalo na natin yung ating eggs. So, we have 2 eggs here. Okay, 1. Lalagay na natin yung 2 eggs. Mix lang. Hindi kailangan matunaw yung ating mga sugar. Mas masarap nga na hindi siya masyadong tunaw. Kasi makakain mo yan sa choco chips. Iba yung crunchiness niya. Dahil dun sa brown sugar. Okay, so pwede na to. Yan. Lagay na natin yung ating vanilla. Mix. Okay. And then next, isusunod na natin i-mix yung mga dry ingredients. So, I have yung all-purpose flour. Lalagyan natin ng cornstarch na makakatulong para maging crisp yung ating cookies. Yung ating baking soda. Baking powder. Siguraduhin nyo lang na hindi bubuo. Mas maganda kung sinasala nyo or sift nyo yung mga dry ingredients. And then yung salt. Yung ating cocoa powder. Gamit tayo ng maliit na whisk. Alright. Kukombine na natin dito sa ating wet ingredients. Mm.
Okay. And then, lalagyan na rin natin ito ng mga 2 teaspoons nitong ating red food coloring. Depende kasi sa food coloring na ginagamit nyo. So, try muna kayo ng 1 teaspoon to make sure na hindi naman siya sobrang red. Then mix it. Dinagdagan ko pa ng another 1 teaspoon. Usually max lang nito guys ay 2 teaspoons. Kailangan makita nyo lang na lahat ay na-coat na nung red food color. Wala nang ay nakikitang medyo brown. Okay, pwede na natin ilagay yung ating white chocolate chips. So, meron muna ako ditong 1 cup. Extra lang kayo ng 1/2 cup para dun sa ibabaw, just in case walang design sa ibabaw pag finorm nyo na. So, ganyan yung consistency guys ng ating cookies. Yeah. I always make sure na walang, you know, nami-mix yung pati ilalim. Patayin ng ayan, ang sarap nito. Okay, so pwede na to. Na-mix na natin. I think well distributed naman na yung ating white choco chips. Yung ginamit kong white choco chips, yung medyo maliliit lang. Pinakamaliit. So, kung gusto nyo dagdagan, pwede. Up to 1.5 cups. So, ito yung ating cream cheese. Dinivide ko lang siya, pero ang mabubuo nyo lang dito ay 21 pieces. So, kuha lang kayo. Actually, malaki siya, oh. Pwede nyo pang hatiin. Hatiin ito. Ayan. Okay. Babalutin nyo lang na ganon. Pero, huwag nyong tatakpan. Dapat kita pa din siya. Alright. Then, next. Nilagyan ko na ng butas sa gitna para magkasya yung ating cream cheese. And then, ikutin nyo lang. So, ito na yung last, guys. May natira pa tayong cream cheese. So, we were able to come up with 23 pieces of this dough. Yan, 'di ba? Ang ganda. Beautiful. So binilog ko lang siya pero hindi ko kinlose yung ibabaw. Pero I make sure na
pag naluto, hindi tatapon dapat yung cream cheese sa gilid. Kaya, para siyang naka-cone. Ganyan, oh. Ayan. Alright. Then next, pwede nyo pa siyang lagyan ng chocolate sa ibabaw. Tanggal tayo nito. Para hindi mahirap. Okay, malinis. Basta malinis lang yung hands. Ayan, oh. Super cute. Tsaka nakakatakam. Okay, so ganyan talaga guys, gumawa ng cookies. Mapapansin nyo, medyo natutunaw na yung ating cookies. So, kailangan i-ref natin ito. If pwede nyong i-freeze para mas mabilis. At least 30 minutes. Alright, so guys, ito na yung ating cookies. Cute. So, pinupok ko lang para hindi masyadong bilog. I think it's okay na. Alright. So, lagyan na natin ito sa freezer. And, balikan ko kayo. Okay, so guys, malamig na yung ating cookies na nilagay sa freezer. So, ayan, firm na. Okay. So, ang gagawin natin guys, lulutuin natin ito in two ways. Pwede sa air fryer, pwede din sa gas oven, or sa ordinary oven nyo. Okay, so ngayon, pinapreheat ko na yung aking oven, yung aking gas oven, to 180 degrees Celsius. Okay. 15 minutes natin ipipreheat yon. And then, yung ating air fryer ay ipipreheat din natin for 3 minutes at 160 degrees Celsius. Okay. So, lagyan na natin. Ito yung aking baking pan sa air fryer. So, ang kasya dito lagi ay 5 pieces. Okay. And then, so I have here my baking tray. Maglalagay din tayo para sa oven naman natin. So, naglalagay lang ako ng spaces. Kasi bubuhag-hag pa yung ating cookies. So, kaya pwedeng-pwede nyo itong ibenta, guys. Pina-proper spacing lang natin. Para hindi magdikit-dikit pag naluto. Okay, so ito isasalang ko sa aking gas oven. At ito naman sa ating air fryer. So ayan, pinipreheat muna natin yung ating air fryer for 3 minutes at 160 degrees Celsius. So, magkaiba yan ng temperature, hindi kagaya dun sa ating oven, we're using 180 degrees Celsius. Okay, tapos na yung 3 minutes na preheating. Lalagay ko na yung ating cookies sa pinakababa. Okay. And then click bake for 160 degrees Celsius at ilalagay lang natin ito sa 15 minutes. Okay. Okay,
Pisa tapos na, guys. Check natin. Medyo malalaki itong aking cookies ngayon. Ayan. Tabayaan nyo lang ng saglit para mag-form yung ibabaw. Saka natin siya babalik ta rin. So, tandaan nyo sa air fryer, guys. Binabaliktad yung cookies. So, malambot pa. Huwag nating baliktarin muna. Kailangan mag-firm bago natin baliktarin. Kasi malambot yung ilalim niyan. Dahil yung ibabaw ang mostly lumulutong sa air fryer. Now, kung gumagamit kayo ng gas oven at meron namang fan yung inyong oven, or gumagamit kayo ng electric oven at meron siyang fan, open nyo yung fan pag cookies ang niluluto nyo. Para mas madaling maging malutong. Okay, so firm na yung ibabaw. Ayan o. Pwede nyo nang balik ta rin. Dahan-dahan lang kasi sensitive pa yung cookies. Kasi hindi pa luto yung ilalim niyan. Okay, and then mga 3 minutes. Balik natin ulit sa air fryer. While niluluto natin yung ating cookies sa air fryer, ito naman, guys, yung ginango ko na sa oven. Aw, sang init. This was baked 15 minutes. Okay. Then, paglabas ng oven, tak-tak nyo lang na ganyan. And, kapag nagdikit-dikit, kasi ang tendency, guys, pag niluluto sa oven, dumidikit yan na ganyan dahil sa medyo malalaki yung cut ng cookies ko. Daanan nyo lang ng spatula o kaya yung ganito ginagamit ko. Kinakat ko lang na ganyan. Then, habang malambot pa siya, finoform ko na nabilog. Eno. May mga cut yan. Kasi nagdikit siya. Tapos, pababayaan nyo lang to dito sa tray for hanggang mawala yung init nitong ating tray mismo. Wala nang init yung tray, saka nyo ililipat sa cooling rack para magtuloy-tuloy yung paglamig niya. Okay. Kasi kailangan natin tong init ng tray para mas maging crisp yung ating cookies. Now, tingnan nyo yung difference. Pag niluto sa air fryer, yung chocolate, medyo nagbabrown. Dahil yon sa air na lumalabas dun sa ibabaw ng air fryer natin. Na may kasamang heat. While sa gas oven ko, walang air ito. Kaya yung tsura ng choco chips, nare-retain niya yung color. Now, unless masunog siya or medyo nasa gilid siya, ganito ang tendency, magbabrown siya a little. Ayan. Okay, so ito na, guys. Yung sa air fryer. Tingnan natin kung medyo crisp na. Okay na yan. Baliktarin ko na ulit. Okay. So, pabayaan ko lang siya na medyo matanggal yung init nitong tray bago natin ilipat dito sa ating cooling rack. Check natin. Okay, and then let it cool completely. Kasi masarap kainin ng cookies kapag malutong or crisp. So, ito, guys, yung niluto natin sa oven. Ayan. Ayun yung cream cheese sa gitna. Naguhutom na ako. Kumukulo yung tiyan ko. Ayan. So beautiful. Ito naman yung niluto natin sa ating air fryer. Ayan. Medyo dark lang talaga yung choco chips. Ayan. Pero masarap din yan, guys. Kasi kung wala naman kayong option na lutuin ito sa oven, then air fryer will still do.
Ayan yung ating cream cheese. Sa gitna. Yum, yum. Pakita ko lang sa inyo. Taste. Same taste pa rin guys, masarap pa rin. Masarap na masarap. Tikman natin yung may cream cheese. Ang sarap kasi 'di ba yung cream cheese, medyo maalat-alat. So ang ginagawa niya, pag kinakain mo yung matamis tapos yung medyo maalat-alat, it's a great combination. Sarap, guys, gawa na kayo. So good. I like it. And then ito naman guys, yung niluto natin sa air fryer. Yummy. Same lang ang sarap guys, kasi sa itsura lang talaga siya nagkakaiba. Mas bilog sa air fryer, yun nga lang yung white chocolate natin. Magba-brown. Ang sarap. Hindi siya masyado matamis. Bayan, masasarap. Kaya guys, gawin nyo na sa mga bahay nyo itong ating red velvet chocolate chip cookies with cream cheese. Have a great day everyone! Bye!